Hey there, folks! Kumusta? I'm back again on the road. It's a lazy day, so I'm just riding. So today, pag-uusapan natin ang mga sub 400 bikes kung pwedeng i-allow sa expressway. At bago mo ilipat yung channel, I hope makinig ka. Dahil dito, didiscuss natin kung capable yung mga sub 400 bikes sa expressway. So stay tuned! Hahanap lang tayo ng magandang pwesto dahil kauulan lang at madulas yung road. Kaya focus muna tayo, ha? So nakahanap tayo ng pwesto dito sa bundok sa gilid ng kalsada. We're going to talk about yung capability, if kaya ba ng sub 400 bikes ang expressway. Now, as you would know, only 400cc and above ang allowed sa expressway. That's the displacement of engine. Walang basis na ginawa or walang research na ginawa kung bakit naging 400cc yan. Pwede nyo research kung paano, pero wala kayong makikitang research. Sabi nila kaya 400cc daw dahil mabigat. At pag mabigat, hindi daw tatangin ng hangin. Well, arguable yun kasi tingnan natin, ha. Ang KTM 390, eto yung specs. Tingnan nyo kung gaano kabigat. Okay, that's KTM 390 versus, by the way, ang KTM 390 is 373cc only. Ito yung bigat niya. Now, kung titingnan mo, ang NS200 or Kawasaki Rouser NS200, mas mabigat kesa KTM. Tingnan mo itong specs na ito. Okay? So, ibig ba sabihin kung bigat ang pag-uusapan, dapat i-allow or they should allow the NS200 to traverse the expressway? Why not? Because it's heavier than the KTM 390. Okay, of course, ang basis nila is the papers. Pero yung tanong nga natin, ano ba yung naging basis sa limit? Bakit 400cc? Sabi nila bigat. Well, ayan ang mga bikes, may mga difference. So, dapat i-allow ang 200cc kung bigat. Okay? Now, sabi nila, speed. A bike, sabi, it should be able to maintain 100 kilometers per hour kahit isang oras na babaran. Okay, ang problema, may speed limit sa expressway, no? Speed limit is 100 kph sa SLEX. NLEX yata ganun din. Pero may tinatawag na minimum speed limit. Okay? A minimum speed limit ay 60. I believe it's 60 on both SLEX and NLEX. Any bikes, no, 100cc up to 250cc, kaya mag-maintain ng 60 kilometers per hour, no, sa expressway. Doon ka sa slow lane. Eh bakit ka naman nahataw or magbababad sa fast lane or sa middle lane kung hindi kaya ng bike? May slow lane which you can maintain or you can attain the 60 kilometers per hour.
So, kaya dapat. Small CC or sub 400, no? Yung speed limit. Okay? Hindi ka naman makikipagkarera, hindi ka hataw. You just have to maintain the minimum speed limit. Okay? Nasabi na iba, try mo, subukan mo. Well, nasubukan na namin on a sub 400 ang NLEX or even SLEX. Okay, on a 200cc, kayang-kaya, 80 kph all the way through. Walang problema. Okay? So, kaya yan. Now, sinasabi nila pag magaan, tapos na tayo sa bigat, sinasabi nila pag magaan, tatangay ng hangin, eh bakit naman ang KTM 390 hindi tinatangay ng hangin? Eh di hamak naman mas mabigat ang NS200. Nakita naman natin sa specs. So, hindi displacement ang basihan, no? Kung hangin ang pag-uusapan at kung bigat. Dahil kung pwede ang KTM 390 ang bigat, mas mabigat ang NS200. At marami pang bike like Motorstar Zongshen, yung Motorstar Z200, napakabigat nun. And kung speed naman, bakit ka naman nahataw ng 100 kph? Pwede ka naman mag-80, pwede ka naman mag-60. Okay? So, does this mean pumapayag akong i-allow ang sub 400 sa expressway? At the moment, hindi. Isa lang ang factor na bakit hindi daw pumapayag na gawing i-allow ang sub 400, no, sa expressway. Yung ugali ng riders. Napakaraming pasaway. Okay, napakaraming magkakarerahan diyan for sure. At kung akong tatanungin, gusto ko ibaba yung limit na yan sa 300cc at least. 250 even. Then again, kung gagawing 300cc, dapat baguhin, no? Hindi dapat 300cc na eksakto. Kasi walang 300cc bike na eksakto. Okay? Merong 296, 298 yata. Ganun, tawagin mo 300cc series dapat, no? Kasi meron 350, walang eksaktong 300cc. Ganun din sa 400cc, wala rin eksaktong 400cc bike. You have 399, 398, 400.4, 411 and up. So, yun yung 400cc series na dapat ina-allow nila. Okay? Besides, iba na technology ngayon. No, even a 250cc is capable of doing 120 kph. Panis na, kaya nang i-maintain. Technology has changed, so dapat mag-adapt yung batas natin. Kung ako tatanungin, opinion ko, I say 300cc, tapos gawing 300cc series. Ano yung mga included sa 300cc series? Yung mga 296, 290 pataas, ganun. Yan yung mga 300cc series. Okay? So isang factor lang talaga ang pumipigil sa akin. Sa sarili kong opinion, in my opinion, bakit hindi alaw ang sub 400? Ugali. Attitude. Yun ang kailangan baguhin. Okay? So medyo umuulan na, nababasa na yung camera. Let me know what you think. Yung comment sa section, sa comment section, pakilagay na lang. Kailangan bang baguhin na ang sub 400 limit or hindi? At ano yung mga factors na naiisip mo na pwedeng i-consider? Okay? So thank you for watching, guys. I hope nakapagbigay ng insights. Thank you again. Please subscribe if you can, and see you around.